Magandang araw po sa lahat ng mga manunood ngayon, maulan po ang aming umaga. Welcome pong muli sa aking channel para sa isa na namang episode. Kasalukuyang nagpapakain kami sa mga alagang baboy sa rasyon nila ngayong umaga. Kumustahin din natin ang ibang mga alaga. Balikan ko itong isang inahin dahil kumakain pa at siya ang tampok sa ating episode ngayon. Ang kabubulog lang na inahin na si Rasa na wala pang isang linggo, pang 7 parity na niya ngayon at sana ay magtuloy-tuloy lang sa awa ng Diyos. Isang araw lang nang nabulugan si Rasa ay sumunod naman ang dumalaga, nagpapahinga na siya dahil limitado at naubos na ang pagkain, minomonitor pa ang dalawa kung mag-re-eat sa unang 21 days. May ipapakita lang po ako sa inyo ang mga bunga ng durian. Maliliit pa at sana hindi mahulog para mas maraming bunga ang ma-harvest. Balikan po natin si Mars, ngayon ay ang ika-115 days na pagbubuntis at wala pang mga signs na siya ay mag-labor. Katatapos lang din niyang kumain at hihiga na siguro ito. Konting feeds lang po ang binigay na nakahalo sa tubig para laging hydrated. Kumpara kahapon ay medyo mas malaki na ang kanyang mga panggatasan pero wala pa rin gatas na lumalabas. Hihiga na po siya dahil parang mabigat na ang kanyang tiyan at parang hinihingal na. Pero normal lang po ito. Malakas na ang galawan ng mga biik sa loob ng kanyang tiyan at mapapansin dito sa malapitan. Sa kondisyon niya ngayon ay baka abutin pa ng 2 araw ito bago mag-labor, pero hindi naman talaga natin matiyak kung anong eksaktong araw o oras manganak ang Mama Pig. Kapag nakikitaan na ng pagkabalisa, may gatas ng lumalabas, panay ang ihi at dumudumi ng maliliit at iba pa, ito ay ang mga senyales na nag-labor na, kapag lumabas na ang tubig na may kasamang dugo at dumi ng mga biit ay ito na ang gudyat na mga anak na. Sa ngayon maliban sa pamumula at pamamaga ng ari at lumaylay na panggatasan ay wala pa ang mga nabanggit na mga senyales. Maghihintay na lang muna kami. Para ma-check ang kondisyon ng mga biit ay kinakapa kung gumagalaw pa sila. Pero wala naman dapat ikabahala sa aming inahin dahil may galawan naman na nagaganap sa loob. Importante po ang paghawak at pakiramdaman ng tiyan ng inahin lalo na kapag nasa lampas 80 days para malaman kung may activity o gumagalaw sila. May posibilidad kasi na baka naghihintay tayo sa wala, maaaring hindi buntis o kung tawagin ay buntis hangin, o di kaya ay namatay ang mga biik sa loob sa anumang kadahilanan, huwag naman sana. Ngayong araw ay mukhang hindi pa talaga siya mag-labor at manganak, monitor na lang namin sa susunod na araw. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.